Good morning po, madlang people. Andito na naman muli ang inyo pong lingkod, si Mami Hydz. Ngayon, may isi-share lang po ako sa inyo kung paano natin gawing kapakapakinabang yung ating mga lumang kalendaryo. Yung kalendaryo natin dyan. So, pag nagpalit na po kayo ng kalendaryo, 2022 na, gawin po natin, i-recycle po natin. So, huwag niyo pong itatapon, huwag niyo pong susunugin, kasi sayang. So, kahit lumang magazine, pwede din po niya, pwede po natin gawin ganito. So, dahil malaking tulong po ito, pag kumakain, yung lagay ng tinig, lagay ng buto, so, di ba, inilalagay sa lapag lang na lamesa, tapos pag ano, dadapotin. Pag mayroon po ngayon ganito, pagkatapos kumain, ang dali na po siyang itapon sa basurahan. Diba? So, umpisahan na natin. Ito na po yung aking nagawa. Natuto lang naman po ako kasi yung boss ko may inuwi. So, ang ginawa ko, binaklas ko, then binuo ko ulit. Kasi hindi rin din po maalam. Ngayon, ituturo ko sa inyo step by step. Yan, may naano na ako. Ginawa na ako step by step para madali nyo pong magaya or matutunan. So, number one, so, sa inyo pala, depende kung gaano kalaking kung gaano yung kalaking ipagkakat. So, ganito yung aking parang sinlaki siya ng ano pag tawag dito? Parang notebook. Ganun. Parang notebook. Ang laki. Yan. Ganyan size. Then, una, ipo-fold natin. Ganito siya, di ba? Ipo-fold natin ng dalawa. O, gets? Una, ganito siya. Then, ipo-fold natin sa dalawa. Step 1. So, ang step 2, di ba, pinold na natin. Ganyan. I-fold nyo naman siya ng dalawa ulit. Yan po ay step 2. O, dahil pang third na tayo, pangatlong step, ito, diba ganyan siya, pinold natin ng dalawa. Sorry, ganito. Diba ganito siya? Then, ito, pagka-fold natin ng dalawa, ganyan, diba? Ganyan, ang tsura ng number 2. So, ipapasok natin po ito, ipapold natin to sa gitna ulit. Ganyan, na-gets nyo po, na-susundan nyo po. Ipapasok natin yung ganyan. Then, ganito ulit. So, ganyan ang step 3. So, side by side. Ganun lang po. Number 3. Procedure number 3. Then, number 4. Pagka-fold na natin, tapos na si number 3, ganyan na siya, diba? Side by side, yan, ganyan. I-ano natin, tiklop, sa gilid, tiklop. Then sa likod, tiklop ulit, tiklop. Yan. Yun ang number 4, procedure number 4. Then number 5, diba, ganyan na siya. So, itikulop natin pataas. Then, side by side. Yan si step 4. Ay, 5 na po ito. 5, sorry, 5. Then, ang panglast, dahil alam na mga procedure, nakikita nyo po ito. Itong gilid na to. To, saka side by side, diba? Parang may, ano dyan, kurba. So, pag tinupi mo yung ganyan, dito po, ito po,
itong nasa laylayan na gilid ipapasok dito. So, ulitin lang yung procedure. Ipapasok mo, side by side, ipapasok mo dito. So, ang mangyari ito, ipapasok dito. So, ito na po ang nangyari. It's finished na. Yan, naipasok na kasi. O, diba? Side by side. O, yan po. Napakadali, diba? So, ang daling sundan at makakagawa kayo ng isang maliit na box na tapunan. So, sana sana man nakapulot kayo, natutunan nyo para gawin kapakinabang ang ating mga lumang kalendaryo or any magazine dyan sa inyo pong loob ng bahay. Diba ang ginagawa na natin pag ano, tinatapon na natin, sinusunog. So huwag po natin basta-basta itapon, i-recycle po natin hanggat pwedeng gamitin, i-recycle. Diba? So again, thank you for watching. Sana po may natutunan kayo at muli, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel. At huwag niyo pong kakalimutan i-click din ng like din the bell button para po sa update ng bagong video. So maraming salamat mula dito sa Taiwan. Malamig po, kung napapansin niyo, mayroon pa ako sa liig ano. Kasi masakit sa liig po yung lamig. Ewan nga ba? Parang lamig na lamig yung liig ko. So yun. Thank you for watching and magandang umaga po sa atin lahat. Sana maging ligtas tayo. God bless us! Thank you. Mabuhay.